ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang Hello everyone, magandang araw po sa lahat ng taga-subaybay ng Abot Kamay na Pangarap. Sabi nga nitong si Giselle na hindi daw dapat namatay nga itong si Moira dahil pagbabayarin niya pa ito at parurusahan niya pa ito dahil sa mga kasalanan nitong si Moira sa kanilang pamilya at lalong-lalo na nung i-hijack nga ni Moira yung kanilang sinasakyang yate. At tuwang-tuwa nga din itong si Annaline at itong si Lynette dahil nga ay ligtas na nga silang dalawa at ligtas na rin silang tatlo nila Giselle. At sabi nga nitong si Giselle dito kay Annaline na natutuwa daw itong si Giselle dahil nga daw ay si Moira daw ay nakakarma na daw at ito nga si Moira ay nag-aagaw buhay na daw sa ICU. At hindi naman ito ikinatuwa nitong si Annaline dahil nga ay naawa pa rin siya dito kay Moira kahit ganun ang kasamaan nitong si Moira. Samantala itong ang kaibigan nitong si Moira ay nagsalita din dito sa kila Giselle at kila Reyna. Irespeto naman daw ang kalagayan ngayon nitong si Moira kung galit nga daw itong mga ito kay Moira ay kahit alang-alang lang daw ngayon, irespeto naman lang daw nila ang kalagayan ni Moira dahil nga itong ang si Moira ay nag-aagaw buhay na. At ito namang si Giselle ay hindi na nga ito nagpatinag nga at natuwa pa nga siya dahil nga ay gusto niya talagang maparusahan itong si Moira at maghirap din dahil nga sa mga kasalanan nito at pagpapahirap din sa kanila nitong si Moira. At si Annaline nga ay iisip nga din dahil nga ay isa siyang doktor at kailangan niya din iligtas nga ang mga pasyente na nag-aagaw buhay. At ito nga si Annaline ay hindi na lamang umimik dahil nga ay hindi naman niya matanggap na mamamatay nga itong si Moira. Samantala itong si Lynette naman ay tinawagan na itong si Dr. RG Tanyag para ipaalam dito na ligtas na nga itong si Annaline at pati na rin sila nila Giselle at ang mga ibang kasamahan nito sa yate. At sabi pa nga itong si Lynette na huwag daw mag-alala itong si Dr. RG Tanyag dahil nga ay okay naman silang lahat. Ngunit ibinalita din itong si Lynette kay RG Tanyag na itong ang si Moira ay nag-aagaw buhay din sa ICU. Samantala itong ang si Dr. Locke ay ibinalita na nga dito kay Annaline na ito nga si Zoe daw ay nagkaroon na nga ng aksidente at ito daw ay naka-confide nga sa Apex at okay naman daw ang kalagayan nitong si Zoe. At itong si Annaline nga ay nagulat nga din dahil nga sa ang pagkakaalam niya ay okay naman itong si Zoe ngunit ito pala ay na-hospital at na-disgrasya nga. So ito guys ang pagkakabangan natin sa Abot Kamay na Pangarap. Maraming salamat po sa panonood ng aking mga video and paki-like and subscribe na rin po ng aking channel and paki-bell all na din po ng notification bell para po updated po kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maraming salamat po and ingat po tayong lahat. God bless us all po. Bye-bye.